sa kanya. Hintay ko pa kasing makatulog si Aling Josie. Okay lang. Halika. Saan tayo pupunta? Mamasyal. Gabi na. Anong gabi? Ano nakikita yun? Ayan o. May fountain. Tapos may ilaw. Sumasabay sa tugtugin. Ganda. Oo nga. Tignan mo dun, oh. Ang daming mga bulaklak. Ang kaganda, no? Kaya pala ang bango ng hangin. Liga? May falling star. Huwag na. Umiling tayo. Hindi ka pa ba tapos dyan? Sandali na lang ito. Tulungan na kaya kita para matapos agad. Marunong ka naman sa accounting. Accounting ba yan? Bobo ko dyan. Ang alam ko kasi, gumawa lang ng pera eh. May mga tao kong tagabilang lang. Ang yabang mo naman. Bakit si Francis hindi mo turuan? Mahina sa math si Francis, hindi katulad ni si Cecilia. Dati nga, siya tumutulong sa akin eh. Bago siya nagmadre. Bakit nga ba siya nagmadre? Hanggang ngayon, hindi ko alam. Hindi ko naisip na nang bata si Cecilia, magmamadre yan. Mareklamo kasi. Matalas ang dila. Madalas nga inaaway niya ako eh. Pero madalas naman tama siya. Masyado kasi akong strict eh. Masyado ko silang nasakal. Buti hindi nahawo si Francis sa kanya. Si Francis mabait, masunurin. Kung palaban si Cecilia, si Francis naman, parating umiiwas sa away. Mahina nga ang loob ng batang yan. Palibasa, lumaki siya na walang tatay. Ang laki ng pasasalamat ko sa Diyos kay Francis. May minsan hindi niya ako binigyan ng sakit ng ulo. Si Ariel, anong klaseng anak si Ariel? Ayos!
na, Paolo. Oh, ito! Na! Sweet na bata si Ariel. Sa lahat ng aking anak, siya ang pinakamalambing. Kahit anong dami ng aking gawain, kapag niyakap na niya ako at hinalikan, nawawala lahat ng pagod ko. Sabina, bakit? Wala. Hanggang doon na lang ang naalala ko tungkol sa kanya. Wala na akong maalala tungkol sa kanya. Ate, tinapon niyo po to, pero baka magbagong isip niyo. Kaya pinulot ko po uli. Yun ba yung tape na binigay ni Cheryl? Opo. Nako, baka hanapin pa ni Mami yan. Akin na. Miss Villafuerte, may empleyado po ba kayong Ramon Stewart? Bakit mo natatanong? May hinahanap po kasi akong mga tao. Sa palagay ko, makakatulong si Mr. Stewart sa aking investigasyon. Would you please tell me tungkol saan ang inquiry mo na ito? Sorry po, confidential. Si Ramon Stewart, saan ko ba siya matatagpuan? I'm sorry, but I don't recall anyone by that name na nagtatrabaho dito sa opisina ko. Hindi niyo lang po siguro naalala. Mas maalala siguro ng personal manager ninyo. Dumadaan sa akin lahat ng aplikante sa opisina nito. And I assure you, walang nagtatrabaho dito na ganyang pangalan. So, if you will please excuse me, Mr. Torres. Mr. Torres. If you would please excuse me, I have a meeting to attend to. Nicole. Yes, ma'am. Could you please escort Mr. Torres out? Sure. This way, sir. You make sure he doesn't talk to anyone in this building. Miss Villafuerte? Yes, Mr. Torres. Isang katanungan na lamang po. May kilala ba kayong Louisa Stewart? Manching. Pwede ba tulungan mo ako? Hindi ako masyadong mga curious eh. Sige nyo. Kailangan ko na umalis, ikaw na naman patuloy niyan. Nadalaw pa ako kay Paolo eh. Samahan kita. Kasi, Monsing, nung huli tayong dumalaw kay Paolo, parang kasing ano eh, parang... Huwag mong sabihin naging selosa sa akin. Hindi. Meron man dapat pagselosa. Wala. Walang problema. Samahan kita. Kapatid ko din si Paolo. Nag-aalala ako sa kanya. Kunin ko lang yung gamit ko sa loob.
Miss Villapuerte? Wala. Wala akong kilalang Luisa Stewart. Nicole. Yes, ma'am. This way, sir. Ninang, may problema tayo. Miss, pwede bang bigyan mula ako ng appointment kay Miss Villapuerte? Busy-busy ngayon si Ma'am Greta at saka matatagalan bago kita mabigyan ng schedule. Greta? Oo. Boss ko, si Ma'am Greta Villafuerte. Recuerdo de amor, alam. Buhay pa si Paolo hanggang ngayon? Umahanap na ako ng tamang tiyempo. Lintik na tiyempo yung sinasabi mo! Hawak mo si Paolo kaya kahit anong oras pwede mo ibinigay sa kanya ang lason. Oo nga. Atyak na ako ang pagbibintangan pag nagkaroon ng imbestigasyon. Ayoko nang madagdag ang mga kaso. Kaya kailangan mag-ingat ako. Ibibigay ko ang lason kay Paolo kapag magaling na siya at wala na siya sa poder ko. Bakit kasi kinuha mo pa siya? Bakit hindi mo na lang siya inayaang mamatay? Hindi ko siya kinuha. Nakita ko lamang sa sasalat ako. Tuguan. Hindi ko alam kung paano siya napunta ron. Inalagaan ko siya. Dahil alam kong ako ang puputukan kapag namatay siya sa kama ko. Huwag mo akong gaguhin, Reden. Baka nakakalimutan mo. Alam ko kung nasan ang nanay mo. Matanda na siya. Kaya nga sundin mo lahat ng sinasabi ko sa'yo. Dahil kung hindi, baka mapadali ko pa lalo ang buhay ng nanay mo. Buti naman at gising ka na. Bumangon ka na dyan at tapusin mo na ang trabahong inumpisahan mo. Tama na, Greta. Hindi ko na kaya. Pwes, kayanin mo. Kailangang mawala na sa landas namin ang tuluyan ng Josefina yan. At dahil sa kapalpakan mo, naiwan tuloy ang batang si Ariel kay Antonio. Sinusugod tuloy kami ngayon ni Josefina dahil hinding-hindi daw siya makakapayag na hindi niya mabawi ang mag-ama niya. Ang usapan natin, Reden, ilalayo mo si Josefina ng malayong malayo at dadalhin mo siya sa Amerika. Hindi ko na maatim na wasakin ang pamilya ngayon. Isosoli ko na lamang ang perang ibinigay mo sa akin. Kumuha ka na lang ng ibang gagawa. Ah, ganon. Pwes, tignan natin. Nasa ito! Nanay mo.
Nasaan siya? Bakit hindi kanya dinadalo dito? Wala na siya. Patay na. Patay na? Matagal na yun. Mga 3 taong gulong pa lang ako nang nangyari yun. Basta, sabi sa akin ni Daddy, lumubog daw yung bangka sinasakyan nila. Kasama ng mga kapatid ko. Lahat sila. Lahat sila lumubog. Sinasabi ko sa'yo, dahil kung hindi, baka mapadali ko pa lalo ang buhay ng nanay mo. Nag-abala ka pa. Hindi ito abala para sa akin. Mahal kita. Eh, mahal yata ito. Ikaw lang ang una at muling mamahalin ko. Patis. Patis. Na, Beatrice. Kusang ilong yan. Ana, Beatrice. Pasensya ka na. Ito lang ang mabibigay ko sa'yo. Gamit at luma na to eh. Pero sa tatay mo to, di ba? Ito ang muling alaala mo sa kanya. Mahalaga to para sa'yo, di ba? Oo. At mahal ka ka rin sa akin. Ana? Recuerdo de amor, alaala ng pag-ibig. Recuerdo de amor, sa puso'y nakaukit. Recuerdo de amor, magbibigay lakas patungo sa pangarap na bukas. Recuerdo de amor, recuerdo de amor, alaala ng pag-ibig. Recuerdo de amor, sa puso'y nakaukit. Recuerdo de amor, lakas patungo sa pangarap na bukas.
recuerdo de amor.